Yo, what's up mga kaboink, no? Bali, share ko lang. Bali, meron tayo na bining bagong item via online. Ito po ay bagong clutch lining. Bali, testingin natin at susubukan. Pakita ko na lang sa inyo mga kaboink. Bali, hindi ko na ituturo kung paano, ano, panoorin nyo na lang kasi yun at yun lang din naman yung ginagawa natin sa panggilid. Bali, lilinisan ko lang ng konti and then pakita ko sa inyo yung bagong item na ikakabit natin, yung clutch lining. Kasi nasabi ko, budget meal lang to mga kaboink. Alright. So mga kaboink, no, bali, ito nga pala yung clutch bell na gamit natin. Ito ay speed tuner na version 1 ni Idol Miggy. Na post pinari group ko na rin dahil nga sa hindi natin maiiwasan ang dragging. Sakit ng mga scooter mga kaboink. Bali, 8 months ko na rin itong gamit at 8 months ko na rin gamit yung TTGR na budget meal na clutch lining na ginamit natin para dito sa regroup bell na ginamit natin. Sa loob ng 8 months niya mga kaboink, okay naman ako dun sa performance nung lining na TTGR. Ewan ko lang sa iba, pero sa akin okay naman. Wala naman ako naramdaman na dragging. Yun nga lang, medyo pansin ko medyo matigas yung lining niya. At medyo napudpud niya ng konti yung mga ngipin nung ating regroup na bell. Pero overall okay naman para sa akin. Ngayon, pagkukumparahin natin siya dun sa bagong binili natin na lining. Ito mga kaboink, yung lining na TTGR. Kung makikita niya. Ayan. Makapal pa rin siya. 8 months kung gamit niya mga kaboink. Alright. Bali mga kaboink, tanggalin na muna natin yung ating lock dun sa ating torque drive. Pagpasensya nyo na yung magandang pa ako. At ginamitan natin ang pinagbabawal na technique. Alright. Para iwas aksidente, para hindi pumiltik yung ating center spring. Medyo matigas kasi ang gamit nating center spring mga kaboink, 1500 na NCY at 1500 na clutch spring din ang gamit ko mga kaboink. Alright, dito kasi nakatono yung aking makina. Yan mga kaboink. Ngayon naman mga kaboink, bali, nilinisan ko lang siya ng mabilisan. Ito ngayon mga kaboink yung luma kung clutch lining yung TTGR. Kung mapapansin nyo, lumaki na yung mga butas niya. Yan. Yan yung tinuturo ng daliri ko. Mga pop, mga kaboink, bali, yan yung kinakabitan ng ating clutch. Ng ating clutch spring. Katagalan, mga kaboink, lumalaki yung butas niyan, lumuluwag. Kaya nawawala yung tigas ng ating clutch spring. Mararamdaman natin yan yung parabang humihina na yung hatak niya. O kumbaga sa ano yung malata na yung spring. Pero hindi yung spring ang may problema, kundi yung kinakabitan ng spring natin, yung pinaka-lining. Malaki ng butas niya mga kaboink. Ngayon mga kaboink, ito ngayon yung bago nating lining na ikakabit. Thai Racing Clutch Lining. Ngayon mga kaboink. Nabili natin siya through Shopee. At ito siya. 5BB din siya. Sabi ng seller, gawa daw ng Thailand, pero nakalagay dun sa kahon is from Malaysia. Meron silang site sa Facebook, nakita ko. Ayan mga kaboink. Maganda yung pagkaano ng lining niya. Malaki. Sakop niya buo yung ano. Hindi katulad ng TTGR, kapiraso lang. Ayan mga kaboink. Kung makikita nyo, halos parehas lang din ng stock yung ano niya, itsura niya. Pero pagdating dun sa mismong lining, buo, mahaba siya. Kaya susubukan natin at ikakabit na natin. Alright. Thai Racing King clutch lining mga kaboink. Pang Ego siya at saka pang Mio Sporty. Alright. Mga kaboink, bali, sa susunod na video ko na lang pakikita o ipapaalam sa inyo yung performance nitong lining na kinabit natin. Bali, meron lang ako i-share na konti kasi pariristro ko na itong aking alaga yung ginawa natin dito sa ating ilaw sa harapan. Yan mga kaboink. Share ko lang na konti ang ating park light at signal light, sama na rin yung ating mini driving light na kinabit ko na dun sa mismong smiley natin para hindi siya ganong kumukonsumo ng pwesto rin sa may ating harapan ng Mio. Yan mga kaboink, share ko na lang, panoorin nyo na lang. Motoboink po, gawang bahay lang. Alright, please do like and subscribe po. Yo, alright.